Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Unang linggo ng panahon ng Kwaresma. At sa ating pagbabalik sa mga tukso ng demonyo kay Jesus habang siya ay nag-aayuno, habang siya ay nananatili sa kabundukan, pinaaalalahanan tayo na ang lahat ng mga bagay ay nararapat lamang na patungo at papalapit o nagpapalapit sa atin sa Kanya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, "Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain.
Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Lilisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoong ang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Heso Kristo. Ang kaloob ay higit na hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan din ng isang tao, si Adan. Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Heso Kristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kaligtasan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat, ang kasalanan ay isang tao. Ang pagkamatwid naman ay isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan,
Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, 'Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ang unang linggo ng Kwaresma, nananatili pa rin itong araw ng pasasalamat. Araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng debosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. At sa ilan po sa atin, ito ay araw ng pamamahinga. No? At higit sa lahat, isa rin itong araw ng pagninilay bilang bahagi ng paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. No? At sinisimulan po natin ang ating pagninilay sa ating mga pagbasa kung saan nakita natin na tinutukso si Jesus ng demonyo. Pero paano natin pagninilayan at gagawing bahagi ito ng ating buhay? Maganda pong tanungin, saan ba papunta ang ating mga buhay? No? Para siguro maunawaan natin, matanong ko lang po, pakitaas ang inyong mga kamay. Sino po sa atin dito ang nanggaling pa sa labas ng Metro Manila para lang pumunta sa simbahan ng Quiapo at magsimba ngayong linggo? Pakitaas po ang kamay. No? Meron tayong mga regular na servants, may mangilan-ngilan, no? Marami-rami rin pala, no? Siguro mga hindi naman siguro majority, pero nakikita ko na meron talagang iba na lumuwas pa sa Maynila, tumungo pa rito sa simbahan ng Quiapo. No? Tinanong ko yon kasi alam ko malayo po yung inyong mga binyahe at alam ko rin na ang malayong pagbiyahe ay kinakailangan ng paghahanda. Unang-una, alam mo kung saan ang pupuntahan mo. No? Pangalawa, alam mo yung mga dapat mong dalhin. Lalong-lalo na dito sa simbahang ito, maraming tao, hindi agad tayo nakakapasok at nakakalabas. Hindi agad tayo nakakapamili ng kailangan natin. So dapat yung baon natin, handa na, kahit tubig man lang. No? Mainit, dapat merong pamaypay. Magkasakit man, dapat dala ang gamot. No? Tapos sa biyahe nating iyon, may mga bagay na titigilan natin. No? Yung tinatawag natin sa Ingles, mga stopover. No? Kulangin man sa gas, kailangan dumaan sa gasolinahan. Magutom man at abutan sa daan, kailangang tumigil muna upang magalmusal o mananghalian. No? Naiihi, kailangang mag-CR break o CR stopover. Pagkatapos siguro ng misa, may panahon pa, no? Alas 4 pa lang ng hapon, ayaw nyo naman makipagsabayan sa mga sabay-sabay uuwi ng hapon ng linggo. Pwede maglakwatsa muna. No? Pero pagkatapos ng lahat ng ito, alam natin hindi tayo mananatili dun sa mga stopover natin. No? Sa huli, uuwi at uuwi pa rin. No? Kung saan man tayo uuwi. Pagkatapos mapuntahan ang dapat mapuntahan, kailangang bumalik. No? Bakit ko po sinimulan ang ating pagninilay sa ganito? Kung tutuusin po kasi ang ating buhay, no, hindi lang buhay Kristiyano, pero yung ating buhay sa kabuuan ay ganito. No? Nagsimula tayo sa mundo, meron siguro tayong nais na marating sa buhay. Makaahon man sa kahirapan, may maabot man na propesyon, may matanggap na gantimpala pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho, paghahandaan natin ang mga bagay na iyon. At may mga bagay na makatutulong sa atin, katulad ng mga stopover. No? Mga bagay na alam nating mabuti at kinakailangang meron tayo, no? Para maabot yung dapat nating maabot. Makarating sa kung dapat saan tayo makarating. At pag naabot na,
May mga bagay pa siguro tayong nais gawin sa buhay. Subalit sa huli, sa paglipas ng panahon, babalik at babalik pa rin sa ating pinagmulan. Babalik at babalik pa rin sa Diyos. Ito po ang imahin ng ating buhay. Pero may mga pagkakataon tulad ni Jesus o tulad ng nangyari sa ating poong Jesus Nazareno na minsan natutokso tayong malihis. Yung stopover tumatagal ng 2-3 oras. Minsan sa sobrang pagod, minsan masyado na tayong nahumaling dun sa tumigil tayo, kumain o kung ano man, parang ayaw na nating bumiyahe. No? Sa ating mabuting balita ngayon, kung tutuusin ganun yung pinagdaraanan ng ating poong Jesus Nazareno. No? Nag-ayuno siya, umalis, nagdasal ng 40 araw. At nakita niya, no, bagamat hindi nakalagay dito, maaring nakita niya yung hirap ng kanyang paglalakbay. Mangangaral siya, may mga taong kokontra sa kanya. Mag-aaya siya ng mga tagasunod, may mang-iiwan sa kanya. At higit sa lahat, susundin niya ang kalooban ng Diyos. Subalit, kailangang pagdaanan ang matinding paghihirap at pagpapakasakit. So naiisip niya yun, nararamdaman niya lahat yun, kasabay ng gutom, kasabay ng hapo, kasabay ng init siguro na dala sa kabundukan, at dito pumapasok ang demonyo. At kung titignan natin, ano ba yung mga sinasabi ng demonyo? Una, gutom ka Jesus. Gawin mo namang tinapay yung bato. Para sa'yo naman yan. Pangalawa, gusto mong makilalang Mesiyas ka? Eh, hindi mo na kailangan magpakahirap. Tumalong ka na lang sa mataas na building. So, liligtas ka naman ng Ama. Oh, edi, nakita nila yung kapangyarihan mo. Wala ka nang dapat ibang patunayan pa. Pangatlo, gusto mong maging hari. Kikilalanin ka bilang hari. Pero wag mo nang pagdaanan yung iaangat ka sa krus. Bibigay ko na lang lahat ng nasa iyo. No? Yung lahat ng mga yan. No? Tinuro ng demonyo ang syudad. Ibig sabihin, yung mga taong yan susunod sa iyo. Katulad ng isang hari na kapag sinabi niya na huwag mo akong iiwan, huwag ninyo akong iiwan, kundi ipapapatay ko kayo kung kayo ay umalis sa lungsod na ito, kaya niyang gawin yun. Kung tutuusin, yung tatlong bagay na ito, mabubuti. Sino ba namang hindi hihindi sa pagkain? Eh, kailangan ng katawan. Sino ba namang hindi ang hihindi sa impluensya? Wala ka nang dapat patunayan. Makikilala ka ng iba. Kikilalanin mo rin ang sarili mo. Importanteng bagay din. At sino ba namang hihindi sa kapangyarihan? Lalong-lalo na kapag may mabuti kang intensyon. Kung meron kang pangarap sa mga pinaghaharian at pinamumunuan mo. Sa pamilya man, sa komunidad, sa organisasyon, mga mabuting bagay ang inaalay ng demonyo kay Jesus. Mga mahalagang bahagi ng ating buhay. Pero ang problema dun, parang sa paglalakbay, doon ka naiipit. Nakakalimutan na may higit pang destinasyon. Nakakalimutan na may higit pang kalooban tayong sinusunod. At maraming bagay ang ganito sa ating buhay.
Siguro sa atin, swertihin man tayo, nagkaroon tayo ng sapat na yaman. Siguro may mga bagay tayo, mga pinanghahawakan at pinahahalagahan. Hindi sinasabi ng Diyos na masama yan. Pero nagiging masama siya kapag higpit na yung hawak natin. At gagawin natin lahat para hindi mawala sa atin. Kahit na ang ibig sabihin nito ay manakit ng kapwa. Kahit ang ibig sabihin nito ay saktan na rin natin yung ating mga sarili. Kahit ang ibig sabihin nito ay mawala tayo sa landas. At lahat po ng bagay yan. Yung iba nga sinasabi, kahit kung tutuusin, kahit yung pagdarasal eh. Kasi naiipit tayo sa pagdarasal, hindi natin hinahayaang mabago yung ating kilos. Para sa atin, okay na. Nagdadasal tayo, aktibo tayo sa simbahan, pero hindi natin napapansin na parang walang nangyayari. Kahit ang mga pinakamabuting bagay, napapaikot para maging mga bagay sa ating pakinabang. At nalilimutan na natin na may sinusunod tayong kalooban. Hindi lang ang gusto natin. No? Yun ang kasalanan ni Adan sa unang pagbasa. No? Siyempre, pag tinatanong tayo, eh, kinain niya ho yung prutas. No? Minsan, yung prutas may imahin pa, mansanas daw. Hindi. Pero ito lamang ay isang simbolo, isang tanda na kinuha niya ang desisyon sa buhay niya na para bang walang pakialam sa kung ano ang gusto ng Diyos sa kanya. At maganda pong pagnilayan at balikan. Si Jesus tinanggihan ang mga tukso ng demonyo dahil alam niyang ang sa kalooban ng Diyos may nakalaan para sa kanya. May mabuti siyang dapat gawin. May mga dapat siyang harapin na problema. May mga hirap siyang dapat harapin at pagdaanan nang hindi nawawala yung dapat niyang gawin. At tayo rin po may ganun. Kaya lang baka naiipit na tayo sa mga biyaya na yun na lang ang hinahawakan natin. Baka may mga bagay na dapat tayong pakawalan. Baka may mga bagay na dapat tayong ibahagi. May mga bagay din na dapat tayong lagpasan. Para kanino? Hindi lang sa sarili natin. Pero sa kalooban, kagustuhan, pangarap ng Diyos sa atin. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa ating pagninilay, sa mga pagbasa ngayon at sa Kwaresma, hilingin natin sa ating Panginoon na sana hindi tayo mawala ng landas. Na sana ang Kwaresma ay pagkakataon para muling bumalik sa landas. Bumalik patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, maging mabuti. Sa pamamagitan ng paghawak at pagbaling sa Kanya. Kahit minsan ang ibig sabihin ay may mga bagay tayong dapat ding pakawalan. At sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, tanungin natin ang ating mga sarili. Yung mga pamamaraan ng pamumuhay natin, yung mga hawak-hawak natin ngayon, napalalapit ba tayo lalo sa landas ng Diyos? O kinakailangan ng pakawalan dahil napalilihis na tayo sa Kanya. Mahal na pong Jesus Nazareno, panatilihin mo kaming malapit sa iyong landas. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos patungo sa Kanya, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berehen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ating idadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pangtao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming samasamang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon, ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon, Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, at kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong Paeng, at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula, D.D., na maging bukas palad sa ating kapwa. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection sa darating na February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang atin pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Pinapaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang tamang pagsusuot ng face mask. Pagkatapos ng misa, ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you.